Hindi pa raw may tuturing na armed attack ang pangaharas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17 ayon sa mga opisyal ng Pilipinas. Gayunman, hindi raw ito dapat ituring na misunderstanding o aksidente lang at hindi pa man tuloy ang humuhupa ang tensyon. Namataan sa lugar ang binansagang monster ship ng China Coast Guard. Narito ang aking unang balita. Isang linggo matapos ang konfrontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal, namataan malapit sa BRP Sierra Madre ang China Coast Guard 5901 na binansagang monster ship at isa sa pinakamalaki nilang barko. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, surod na namataan ang barko habang papalapit umano ito sa Sabina Shoal kung saan nakahimpil ang BRP Teresa Magbanwa. Nagkagitgitan din doon kamakailan ng mga inflatable boat ng PCG at CCG. Muling giit ng Chinese Foreign Ministry, itigil na ng Pilipinas ang pangudyok umano nito at makipagtulungan sa China para sa kapayapaan sa South China Sea. Minimislead o nililigaw raw ng Pilipinas ang international community. Dati na iginiit ang China na professional at may pagtitimpi ang mga aksyon ng CCG sa Ayungin Shoal noong June 17 kahit pa sa insidenteng yun. Kita sa video ang panunutok ng CCG ng Palakol at iba pang matatala sa bagay sa mga sundalong Pinoy. Gayun din ang pagtitirgas, pagnanakaw at pagbutas sa inflatable boat ng Pilipinas. Sa isang punto, kita ang mabilis sa paghabol hanggang sa sumalpo ang isang inflatable boat ng China sa bangka ng mga Pinoy. Sa lakas ng pagkakasalpok, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka. Hindi pa rin itinuturing ng gobyerno na armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ang nangyari noong June 17. Pero hindi na rin nila ito itinuturing na misunderstanding o aksidente. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. National definition ng armed attack, it is the use of military force, an excessive mass use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter, at saka doon sa MDP, hindi siya magpo-fall sa definition ng pangalaman. Hindi rin inaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council na i-anunsyo mga regular na RORE mission. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Pero aminado ang Department of Foreign Affairs, wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula ng mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means, yes, hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years.